Alam niyo ba na ang ating dila, no, o yung panlasa natin ay namamana din ng ating mga anak. So kunwari nung bata ka pa, masyado kang mapili, no, sa ulam, or ayaw mo ng gulay, or nung 1 year old ka, mahilig ka lang sa gatas, ayaw mo masyadong kumain ng kanin. Alam mo ba na yung panlasa na yan ay pwede ring mamana ng anak mo? Kasi ganito po yan. Parati po nating napapagalitan yung mga anak natin, lalo na kung mahina silang kumain, or mapili sila, or gusto nila gatas lang muna. In all truth, hindi naman nila kasalanan talaga yun. Dahil yung panlasa nila ay namana lang din nila sa'yo. Pero tingnan mo anong nangyari sa'yo. Lumaki ka din naman, di ba? Kasi ako rin, ganun din ako nung yung bata pa ako. Masyado akong mapili sa pagkain. Pero lumaki pa rin ako, kahit papano. Ngayon, may anak akong ganun din, mapili rin. Pero hindi ko pinapagalitan dahil hindi niya kagad kinain kagad yung pagkain niya. Hindi ko siya sinistress. Lumaki lang din naman siya ngayon, 16 years old. Babae, mas matangkad pa sa akin . Ibig ko sabihin, sometimes binibigyan natin ng stress yung anak natin na hindi kailangan pala silang isistress. Diba, ang pinaka-importante natin is ang ating anak ay mapamahal sa bahay. Ibig sabihin, walang ibang pinakamasayang lugar kundi sa bahay. Kasi po, pag ayaw nilang sa bahay, siyempre, ang ending, paglaki nila sa mga barkada sila pupunta, no? Kasi doon na sila masaya. Sometimes, dahil sa pagmamahal natin sa ating mga anak, pinapagalitan natin sa umaga dahil hindi kumakain. Sa tanghali, pinapagalitan. Sa gabi, pinapagalitan. Yung iba, kinukurot. Yung iba, pinapalo para lang kumain. Yung iba, pinipilit yung kutsara sa bibig para lang maubos yung pagkain. Isipin mo yung stress na nabibigay natin sa anak natin. Alam ko na mahal natin yung anak natin, pero isipin nyo, karamihan na ganun sila o mapili sila dahil mana lang sa sayo o sa asawa mo na mapili rin nung bata pa kayo. Pero kung karamihan naman na malakas kay kumain, yung mommy and daddy malakas kumain, nung bata pa sila, ganun din yung anak nila. Sabihin, mana-mana. Kaya ang problema kasi, kinukompare natin sa kapitbahay. Siyempre, iba naman yung kapitbahay. May lahi naman talaga silang malakas kumain. Kayo, baka lahi nyo medyo mapili. Pero ang bottom line po, ay lumalaki lang din at bumabago din yung panlasa ng anak nyo. At eventually, kakain na rin ng katulad din sa inyo. Man, actually, pagalitan nyo man o hindi pagalitan, eventually ay lalaki at lalaki din ang anak nyo at kakain din yan. Sabi ng pasyente ko, Dok, paano na lang, Dok? Sige na lang siya gatas. Sabi ko, huwag ka mag-alala, magbabago yan. Wala akong classmate nag-college na nagbebeberon. Eventually kakain yan. Huwag mo lang i-compare siya sa ibang bata. Milk alone actually has a very high calorie. Mataas ang sustansya ng milk. Kaya ang ginagawa ko, siyempre andyan yung encourage natin na kumain ng rice. Pero handun lang sa level ng encourage. Huwag yung saktan, huwag pilitin, huwag takutin. Dahil all the more silang matatakot ng kumain dahil naalala nila pinagalitan sila. Magdadrama-drama siya lalo. So, sabihin, i-allow nyo na, encourage nyo ngayon kung ayaw talaga. Well, okay. Meron naman tayong milk. Or sometimes, hindi lang siya, wala pa siyang gana sa oras na yon. Baka after an hour or 2 hours, gagana na siya. Hindi natin pwedeng piliting kumain sila kung wala pa silang gana. Kasi ang reason na dapat silang kumain ay dahil gutom sila. Hindi po dahil kakain sila kasi kung hindi sila kakain, papagalitan sila. Mali po yun. May research po na nakita po na pag pinipilit natin yung anak natin kumain, hindi, wala pa silang gana. Ang side effect niyan
ay paglaki nila ay either magiging obese dahil ang na-built sa lang mind nila ay kahit walang gana kain ng kain. Nung lumaki, kunyari may problema sila, ala, kain sila ng kain. Dahil lang nasa isip nila, pag may problema, pwedeng kumain ng kumain dahil yun ang tinuro sa kanya nung bata pa siya kahit walang gana kain ng kain. Or kabaliktaran, mangangayayat dahil yung mga pagkain na pinipilit natin sa kanila ay parang ayaw nilang kainin dahil yung memory nila ay puro paggalit doon sa mga pagkain na yun. At magtiwala din kayo na meron po tayong hunger and thirst center sa brain natin, no? Ang utak natin ay merong hunger and thirst center. Yun po ang nagsisignal sa ating katawan na, oh, kulang ka ng tubig, uminom ka, uhaw ka. So, inom yan sila. May signal din dyan na nagsasabing, oh, gutom ka, kumain ka. Dahil dyan po nagsusurvive ang mga tao. Dahil ang utak natin ay ginaguide tayo kung anong kulang natin sa katawan. Pati anak natin merong ganon. So, magtiwala ka na yung anak natin ay nagsisignal din yung utak nila.